Pag-ibig Fund has so far answered the dreams of millions through its various programs in providing shelter for its members. Let's find out firsthand how families were able to build their homes through Pag-ibig. Mainly na natulong sa akin ng Pag-ibig Fund is pinagkaroon ako ng house. Dati nakatira po kami sa bahay po ng parents ko bago po kami kinasal. Nung kinasal po kasi kami, nagde-decide na po talaga kami ng asawa ko na magbumukod ng bahay. So, nag-try po kami sa mga in-house financing and sa bangko. Pero po kasi, ang amortization, hindi kaya ng simpleng tao. Masyado pong malaki. Dine-decide po namin ng mag-loan sa Pag-ibig. Tapos, sinabi na sa amin kung magkano magiging monthly amortization. Talagang grinab na po namin siya kasi para lang talagang nagbabayad ka lang ng upa. At saka, sayo pa yung bahay. Kung sakali man po, eventually, pag gusto namin ipaayos na to, wala po kami magiging problema kasi sa amin po yung property. Simple lang po yung mga proseso. Kailangan lang po talaga maayos yung documentation, malinis yung mga titulo. And then, madali lang rin naman pong maipoproseso siya ng Pag-ibig Fund. Nung nag-apply nga po kami, after 1 week, dumating na po yung appraiser. After another ilang days, na approve na po siya. Ang kailangan na lang po namin is i-transfer po yung title. And then, na-take off na rin naman po siya kaagad. Palagi kami nagsasurvey kung ano ba ang ikakaligaya ng ating mga miyembro. At maraming kaming feedback na nata-turn off sila kapag pagkahaba-haba, parang lagi nila sasabihin, parang gobyerno. Eh, yun ang gusto naming tanggalin sa Pag-ibig Fund, sapagkat ayon na rin sa charter namin, ang Pag-ibig Fund ay parang dapat comparable sa private sector. So kung ano ang experience ng tao sa bangko, na pribado, dapat ganoon din ang karanasan niya sa Pag-ibig Fund at hindi siya madala. Huwag po kayo matatakot ng pagbiliho ng lupa at bahay na kung kayo tatawagin ng Panginoon, kayo po ay madi-disable. Merong kaakibat po itong mortgage redemption insurance na kung sakasakalit may mangyari sa inyo, fully paid na po yung inyong inutang. Aside po sa housing, kasi bilang miyembro po ng Pag-ibig, meron pa po kasi silang isang programa, ang multi-purpose loan. Bali, yung multi-purpose loan, nakakatulong po yan kapag may kailangan pagkagastosan, nakakatulong po ang Pag-ibig na malaki sa akin. Malaki pong naitulong sa akin ang Pag-ibig Fund. Nang dalaga pa po ako, pagka halimbawa wala kaming pera, nagkakasakit ang pamilya ko, nakakalapit po kami sa Pag-ibig, nakakakuha po kami ng pangmadaliang solusyon po para din sa mga ganong klaseng problema. Nung nagkaasawa naman po ako, natulungan na naman ako ng Pag-ibig dahil nagkaroon kami ng murang bahay na monthly namin binabayaran para rin lang kami nangungupahan. Ang laki po ng kaginhawaan. Kumbaga, dahil maliit yung monthly amortization, nakakatulong pa kami sa mga magulang namin, sa pamilya namin. Paunti-unti rin po nakakapag-ipon po kami ng mga gamit dito sa bahay na papaayos din po namin. Mga kababayan, narito po kami upang tumulong na ang bawat Pilipino sana magkaroon po ng sariling bahay. Ang pagkakaroon po ng isang disenteng bahay, karapatan po yan na kinikilala ng ating saligang batas at ng mga ibang mga samahan sa buong mundo. So, ito po ang Key Shelter Agencies na handang tumulong. Ulitin ko po na sana kayo ho, hindi na mabuhay na may agam-agam. Bukas makalaw, pag-ising ninyo, wala kayong tinitiran.